So, good morning kay ma'am. Good morning, sir. Parang galat na galat si ma'am, ano? So, ma'am, kasi napansin ko parang athletic na athletic po tayo, ano? Kunwari lang. Parang napaka... Mag-walking lang, sir. Apo. At our age, kailangan ng mag-walking-walking. Oh, yes. Taga saan po si ma'am? To keep fit. Pangasinan, sir. Ah, taga Pangasinan. Natividad so, Pangasinan. Ayan. Ah, taga Pangasinan si ma'am. Ah, ma'am, anak niyo po? Pamangkin, sir. Ah, pamangkin. Okay. So, taga Pangasinan si ma'am. Yes, pero meron po kayong bahay dito, ma'am, sa Maynila? Wala po yung bahay ng... Opo. ...ng kapatid ko na nasa Australia. Yes, ma'am. May kinuha po kaming box. Yeah. Door box. Opo. Sa La Union. Ah. May kinuha namin yung box. So, bye-bye. Ngayon... Opo, opo. Pasyal na rin. Ah. So, ngayon lang nakapasyal dito si ma'am? Ay, hindi po. Noong ginagawa po ito, nang galing na kami dito. Pero hindi pa yan, Kwan. Nakita pero hindi pa ganito. Sa vlog ni Badong Aratiles. Ah, yung... Oo, oh, oo. Oh, oh. The vlogger. Ah, yun, oo. Ah, yung maingay. Hindi siya maingay, sir. Ano yun? Ay, si ka... Banat Bay ang maingay. Ah, si Banat Bay. Si Badong Aratiles, very, kanyang, very... Ah, so, ma'am, anong cool masasabi ninyo kay Banat Bay? Sa kaingayan niya. Oo. Hindi, style lang niya yun. Pero sa talino... Siya yung vlogger na may logic. Always na may logic yan. Hindi lang naiintindihan ng karamihan, pero may logic siya. Ah, yan. Opo, opo. Naniniwala ko sa kanya. But the way he talks, yung style niya, maingay siya. Hindi siya cool. Aha. Pero bakit kaya tinitira niya si Bongbong Marcos? Hindi po. Hindi niya tinitira. Ah, hindi ba? Ang tinitira niya, yung mga hindi totoong ano bang pinangalan niya yun, mga may term siya sa mga kwan eh, sa mga yung mga tanso, ano, tanso. Yung walang logic, mga tanso yun. Okay, sino kaya yung maraming mga... marami kaming loyalista din ako, pati lang to 30. Ah, so BBM yung tanso na yan, ano, yung mga walang sino logic, yung tanso na yun? Kasi pinipilit nila na hindi niyo pa naiintindihan. Ako naiintindihan ko. Ang gusto niya, wala, ang gusto niya kasi, Duterte. Hindi niya siya mablame ever since 2016, Duterte supporter na yan. Wala siyang sinuportahan, kundi si Duterte lang. Yan si Banat Bay. Kaya hindi mo siya pwedeng i-align sa iba. Pero, yan ang vlogger na may pagmagandang ginawa yung politiko. Talagang pre-praise niya. Ayan. Pag wala sa hulog, syempre binabanatan niya. Aha. Pero yan ang vlogger na may logic. So intindihin niyo lang mabuti. So sa madalit sabi, ma'am, eh makabanat Bay kayo. Yeah, I believe in him. Okay. But I don't like his style. Ah. I love the style of Aratiles. Patong Aratiles, yun ang pinaka. Ang galing magkanyo ng mag-analyze ng politics. Matalino si Badong Aratiles. Follower niya ako gabi-gabi yan. Si Badong Aratiles twice a day. So, pero mama, solid BBM po ba tayo? Oo naman. Taga-Kwan kami, taga-Pangasinan. Ayun. Pero Sara rin ako. Kasi Duterte rin ako. So ma'am, pwede po ba bigyan mo kami ng kaunting pahayag? Bakit po BBM? BBM kasi, alam nyo ba, si Ferdinand Marcos nanggaling na sa probinsya namin. Apa? Yung mga matatandang lolo namin, pagkababa ni Marcos sa helicopter, sinalubong na yung matatanda sa amin, tinapit na niya. Yeah. Pinaka the best na presidente si Marcos. Yung mga highway namin doon, hindi siya nasisira. Hanggang ngayon, buhay pa. Ang mga kalsada ngayon, every year, tinatapalan yan. So, bakit kamo? Dahil sa bidding na yan, kulang-kulang ang materialis. Kulang-kulang, hindi kagaya ni Marcos. Walang bidding si Marcos. Ang kasalanan lang nila, nainggit si Imelda sa magagandang bagay. May tanong dito, ma'am. Ang taso ang mga Marcos loyalist ko, ma'am. Yung hindi nakakaintindi. Ay, loyalist ako, ha. Mga Marcos kami doon, sulit kami doon. BBM kami. Ito ang tanong kasi dito, ang taso ay ang mga Marcos hindi na, loyalist. Na hindi nakakaintindi. Ang daming loyalist na mamatatalino. Si attorney
magandang si Luminous. O diba, BBM yun. May iba-iba sa bagay. Kaya nga every individual is unique. Iba-iba kasi ang pag-iisip natin. Iba-iba ang... Pero pag open mind ka, makikita mo talaga kung ano ang kaibahan noon at ngayon. Hindi nyo ba nakikita? Ito? Taihan ito ng mga tao noon. Napakabaho. Black lang yan. Pag ang tindi na ng sikat ng araw, nangangamoy na yan. Hindi nyo ba nakikita? Nangangamoy na sa taian. Walang nakaisip na ipagawa ito. Ito ang sentro ng Pilipinas, Manila. Diba? Yes. Ito ang nakikita ng mga foreigners. Yeah. Noong na naiwipon na ito, na-advertise na, maraming vloggers. Thank you sa mga vloggers na nagsusuporta dito sa Dolomite Beach na to. Nakikita natin ang kagandahan ng mga projects ni Duterte. Isa lang ang gusto ni Duterte. Maitaas ang Pilipinas. Yung hindi ka na kinakaawaan. Kahit mahirap tayong third world country. Pero progressive na ngayon dahil sa kanya. Ayan, tama. Saan ka nakakita ng mga projects sa 100 plus pa? Hindi na niya matatapos yan. Pero marami na rin siyang natapos. Mga airports. Ayan, marami po. Diba? Mga highways. Walang presidente na nakaisip ng ganito. Ayun. Hindi siya matalino. 75 nga lang grades niya, sabi niya. Pero ang mga cabinet members niya, mga valedictorian, mga salutatorian, thank you kay Kwan. Yung malaking taxi. Communication. Si Kwan. Yung malaking tao yung Kwan. Malaking tao? Hindi. Yung transportation na kinontra nila. Si Secretary Tugabe. Siya lang ang nakaisip ng ganito. Mabilis siyang magtrabaho. Hindi na sayang ang pera ng mga tao. Hindi na sayang ang pera ng mga Pilipino sa tax. Dito naman po sa DNR si Secretary Simato. Ang galing ni Simato. Nilinis niya ang Boracay, di ba? Yes. Mark Villar naman po, ma'am, ay nasa... Ang bilis na transpon yun. Di ba ang bilis? Buboto ko ang lahat ng mga Duterte senators. Apo. Dapat intindihin natin mga Pilipino. Huwag yung... Dahil dilawan ka noon, dilawan ka na hanggang ngayon. Huwag. Open mind tayo. Tingnan niyo ang paligid niyo. So, ikaw, tingnan ma'am, natin ang Pilipinas. Mula noon, ma'am, ay ano po? Marcos kami. Loyalist ako. Very much bongbong. Nakita ko ng mga bliss na bahay na pinagawa ni Imelda. Gusto ni Imelda, lahat ng mga squatters nasa bliss. Nagpagawa ng bliss. Ang gusto ng ibang politiko, nasa squatters lang sila. Bakit kamo? Para ang mga boto nila sa kanila. Di ba? Gusto nila na nanatili silang mahirap na si squatters. Hindi ganun. Dapat ina-uplift natin ang country natin. Ayan, tama po yun. O di ba? Apo. Hindi yung... Nagtanong po ako, ma'am. Ano po yung mensahe ni po, ma'am, sa mga bumabatigas dito po sa may Dolomite Beach? Ay, papuntahin mo sila dito at tingnan nilang diferensya. Look at the big difference of Manila Bay before and now. Ayaw nyo ba ng kalinisan? Malinis ang beach ngayon. Pwedeng pasyalan. Ito ang isang bagay na may pagmamalaki ng Duterte government at may pagmamalaki ko. Ayun. Ang linis. Ang pinaka-importante, malinis. Kahit third world country lang tayo, nagpro-progreso tayo. Ayan, tama po yan, ma'am. Diba? Apo. Basta let's, i-open natin ang mind natin po. Huwag lang, pag-aralan ninyo, mag-search kayo. Ano ang nagawa ng gobyerno noon? Ano ang nagawa ng gobyerno natin ngayon? Dapat open mind lang po tayo. Para makita natin ang hindi tayo aasenso kung may mga utak na ganun. Dapat nagkaganun tayo, parais tayo. Nasimulan na ni Duterte, dapat ipagpatuloy natin. I love Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sir, I salute you. You are the best president of the Philippines. Thank you, sir. Maraming salamat kay ma'am. Thank you, sir. Sino sa tingin niya po ang magpapatuloy ng mga nasimulan? Si Bongbong hindi naman siya yung tipong kukontra. Alam niyo, si Bongbong siguro may mission lang yan. Pero progreso rin ang panyan. Si Lacson pwede rin. Diba si Lacson? Second choice ko si Lacson. Pero Bongbong kasi kami. Ay, yung first choice,
kay si Bongbong. BBM. Ang Sarah is my vice president. Huwag kayong maniwala sa mga naninira. Huwag sinisiraan ang politiko. Gagawa lang sila. Ipakita lang nila ang ginawa nila. Ipakita nilang nagawa nila. Kung ano ang plano nila, yun ang pakinggan natin lahat. Ano ang gagawin nila sa Pilipinas? Ano ang plano nila? Ano ang ikagagaganda ng Pilipinas? Ano ba? Ira-rise ba ang economy? Economy is the first and foremost na dapat na pag-iisipan ng mga politiko. Kasi pag nag-rise na economy natin, maraming investors ang pupunta dito. Ayan, naangat!